Hello again sa inyong lahat and welcome back to my channel. So yesterday, kinetong sa inyo kung paano ko nag-start mag-collect ng manga. Today, gusto ko naman ikwento pa sa inyo ng in-depth lalo yung story ng first manga na binili ko, which is Orange Future by Ichigo Takano. So yung cover niya, yung cover niya ay si Suwa Hiroto, yung isa sa mga characters sa Orange manga, and then siya yung second lead. So siya yung nasa cover kasi itong story na to ay tungkol sa kanya, tungkol sa point of view niya during sa nangyayari doon sa story. So this book is published by Seven Seas. So as you can see, Seven Seas. And then categorized siya para sa teens. So manipis lang siya like any other manga. Usually ganito lang talaga kakapal per volume yung yung bawat isang manga. And then based dito, siya yung 6th volume. So yung nakuha ko kasi ng Orange is omnibus version siya. Yung omnibus version is several volumes sa isang book. So, ito yung so, bali yung nasa omnibus ay volumes 1 to 5 and then ito yung volume 6. So, pwede na show. So, yung story ni Suwa, second lead, as I've said kanina, second lead siya ng story ng Orange. Siya ay isang soccer player sa school nila and then best friend siya ni Naho, na which is may gusto siya kay Naho dun sa bida na girl sa story. And then depende daw siya kasi nagbibig siya para sa mga parang siya kung para sa kuya material. So ganun siya para magbibig sa mga friends niya, then fun siya, athletic, and isa siya kasama. So isa siya sa mga unang naging friend, naging close friend ni Kakeru. So, si Kakeru na naman yung male lead na sa story. So, yung Orange Future, tinetell niya yung story ni Suwa if ano yung mga mangyayari or other version ng nangyari sa Orange if hindi nangyari yung mga circumstances doon sa sa Orange na story. So anong nangyari if hindi nangyari yung kay Kakeru, or anong nangyari kung nagtapat siya ng love niya kay Naho, yung mga ganun. So kung ano sana yung mga kung ano sana yung naging relationship niya sa mga friends niya, especially kay Naho, kung naging iba yung choice niya during the run nung original story nung Orange. So ito kinover niya na yung parang yung buong equivalent nung story nung buong 5 volume. So mula nung naging friends sila ulit, naging friends sila ni Kakeru hanggang sa naging teammates, hanggang sa So to describe Suwa, para sa akin, kahit hindi siya yung main lead ng story, kahit second lead lang siya, napaka-vital ng role niya kasi ang laki ng contribution niya sa naging turnout ng relationship ni Kakeru at saka ni Naho. Kasi since lagi parang nga siyang big brother sa lahat, lalo kay Naho, nagiging sandalan mo na kasi isisuwa during the times na nahihirapan siya or may kailangan niya ng tulong, lagi na din sa isisuwa para sa kanya. So, ayun. So, yung tinatamang kayong basahin yung manga, pwede, mayroong short movie about Orange Future, pwede niyong hanapin. Hindi ko alam if meron dito sa YouTube, research nyo na lang, pero I highly recommend talaga na basahin niyo yung book. Kasi,
mas minsan may mga left out sa kagawa ng movie, pero sa book talaga yung original talaga na napagkakagawa ng story, napaki-feel mo siya dito. And all I can say is yes, parang other words na ang sabi pa kaya ang very much na kaya sa pagkakagawa is very related to each other. Sabi ko kahapon, sobrang ugly-try talaga ng story. So, kahit pa rin nagkulang yun sa mga, nangyayap pa rin talaga ko. Kung bakit, this is a movie ko. Well, I will tell you all about it. So, pag pinag-usapan natin yung original story, yung Orange Volumes 1 to 5. So, abangan niyo yun, guys. Thanks for watching my video. I hope meron kayo, nagkaroon kayo ng overview kung gaano kaganda yung story ng Orange. And sana, masahin nyo din siya. So, pick up the book. Try nyo yung mangas. Baka hindi nyo alam, ma-enjoy nyo siya. So, yun lang. See you guys sa susunod. So, thanks. Bye!